Pero lalagay na natin, sige, equip natin si Raging Bloodlust. Medyo magastos lang sa pots, mauubos agad. May alam po kayo sa Paladin Sacrifice, namamatay ako sa Sacri build. ano yan, tol? Again, so hipet ka din. Pero si Chin Valdez ang the best na tanongin mo. No, kasi hindi ko alam yung mga ano, yung mga intricate details kung paano siya ma-sustain. Ayan si Jen, nag-sacrifice build siya for a while pero champion na siya ngayon. Pag gusto mo ng Sure Eden farming, Arklaus talaga. Paano mo pa auto-crit ang Falcon? Dalawang kondisyon. Unang kondisyon, dapat high crit ka, no? High crit rate. So, actually, kailangan ma-meet mo yung dalawang condition. So, condition 1 is high crit rate. Siguro, 150 para sa lahat ng monsters, goods ka na. And then, pangalawa, kailangan may plus 15 Eulers ka. Pag isa doon wala, may chance na magputi pa yung attack mo. Boss, sa Wild Rose ba, wala talaga kumpalan. Ano ibig sabihin ng kumpalan? Kumpulan. Ah, kumpulan. Wala sa Wild Rose. Yun ba yung tinatarget mong card? Bilin mo na lang yun. Ano ka na lang. Huwag ka na mag-farm dun. Tapos bilin mo na lang. 11 minimum. Yung sa right side, depende sa perspective mo. No? Pero yung isa dun may magkatabi. Tignan mo, may nagdo-double vision dun. 11 sa minimum. Crit damage ng Falcon. Damay-damay naman yan, no? Basta i-improve mo yung crit damage mo in general. Eto. 50% tayo. Okay na yan. Damay na Falcon mo dyan. Kasi ang maganda kay Eulers, guys. Pag na plus 15 na siya. Aside from 15% ni... Eto ah. Aside from 50% crit damage ng iyong character, ang iyong Falcon ay meron ring boosted crit damage na 30%. So lumalabas ang crit damage ng Falcon is 80% pag na plus 15 na yung Eulers. Kaya sobrang jump talaga yan. Ito na yung Sohi, guys, eh. Ito. Sohi, joke. Ay, guys, meron pala akong surprise sa inyo na one tap ko si ano. Na one tap ko to. So isa na lang, guys. Para makuha natin yung 2% attack speed. Kailangan na kailangan ko yan. Sa elbow. Attack speed is meta pa din sa elbow, no? Kailangan kumuha kayo ng as many attack speed as possible para makapag-elbow build kayo. Kasi, ewan ko, based sa calculation ko, parang kakailanganin nyo ng mga 200 luck pag nag-elbow kayo. Mga ganun. Kailangan mo pa rin aftershock, my friend, lalo na pag nag-elbow ka na. So yung mga aftershock nyo, itago nyo lang sa kayo mga momentum management, focus mind. So basically, guys, this is a good combination, no? Ang papalitan ko dito would be, actually wala akong papalitan. Ito, pag nag-elbow tayo, papalitan ko to ng ano, kailangan nyo na ng Falcon Injection. Kaya malaking bagay yung sinave ko yung Falcon Injection ko. And then, ang technique ko, pag nag-elbow build ako, meron plus 1 si Guild Rewards, di ba? By next week, most probably makapag-elbow tayo. May plus 1 si Guild Rewards sa weight, eh. So magiging 16 yung weight ko dito. Pag naging 16 ito, pag PvP, papalitan ko po ito kasi hindi na ako arrow dependent. Falcon dependent ka na sa PvP. And nilalagay ko to para mas malakas yung ito. So nagets ko na ngayon kung bakit may Falcon Injection saka may Falcon Affinity. Pag titignan nyo, ito, magiging importante ito. Magiging importante ito, guys, pag may elbow na kayo. Si Falcon Affinity. Ngayon ko lang na-realize. Well, ganun talaga. May guide ka sa YouTube? Wala, eh. Kasi hindi po ako full-time gamer, eh. Okay, mag-alala, guys. Pag ano, medyo konti pa. And, konting trending pa, konting tulong niya pa, ano. Makapag full-time din tayo. I see that happening in the next few months. Hindi lang siya overnight success kasi. Lalo na Ragnarok, hindi naman siya kasing laki ng Mobile Legends, no? Kung Mobile Legends to at nag-trending tayo, baka nalibre ko pa kayo kung saan nyo gusto, no? Boss Gris, pabas-bas, papalo mamaya 3 times sa weapon, sana ma-plus 15. Huwag mong sabihin sana mapa-plus 15 mo yan, I bless. Boss Gris, patingin ng item samurai buffo.
Wait guys, hindi tayo nakapag-giveaway. Reminder lang, follow the pinned comment, magpapag-giveaway tayo in a bit. Habang magmumultitask lang ako guys. Mag-follow na yung pinned comment no, para makasali kayo. Pero kung dito lang kayo para mag-enjoy at manood at matuto, go lang po. Baphomet, 4 pieces win fury. Kailangan lagi siyang umaatake. And then, kailangan laging crit. That's why, kailangan mo ng win fury sa kailangan mo ng endless blade. 2 pieces each. And then dito, focus ka siyempre sa mga crit. Crit items and then sa mga... Bakit naging ganito yung Baphomet ko? Bakit naging 94 crit lang to? Teka, may mali dito. Bakit 94 lang crit nitong Baphomet ko? What? Hindi dapat ganito to. Anyway, mamaya I'll check it. I'll double check. Diba 150 to nung nakaraan? Weirdo with the beardo. Anyway, ganyan yung ideal. Tapos si Samurai, baliktad ako. Dapat 4 pieces endless blade. 4 pieces endless blade. Tapos 2 piece top student lang. Pag naka 4 piece endless blade ka, habol ka lang ng habol ng crit. Yun lang parate. Kasi mas unlimited ang potential ni endless blade. Dahil the more crit you have, the more damage you will have also. Para ma-crit lock mo rin yung kalaban. Stat reveal, ito. Tapos ito. Almost, ayan, 5-5 attack. Tapos ano. Tignan na lang ito, medyo unstable kasi itong dalawa. Level 90 bukas, nalaman ba natin? Wala pa eh. Damage test tayo bukas. Arclaus, if kaya mo one shot in dual spawn. Saan yung ilbo na sinasabi mo bro? Hindi ko pa nakikita. Ito men, mag-prepare ka na. So punta ka ng weapon archive. Oh, yun yun. Wala, burglar ring. Walang kwenta. Punta ka ng archive, tapos ito. Dawn bow. Tapos makikita mo yung mga pwede mong switching builds dito. Sa pinakababa, yung ilbo. Ayan. Si Ilbo kasi is very Falcon dependent and then very concentrated on demi-human monsters. Grabe yung 250 oh. Ano yun? What the hell is that? Grabe nga, di ba? Ano yun? What the ill? So kung ma-maximize at ma-unlock natin ang use nun, napakalakas nun men. Sayang hindi demi-human si ano no, si Injustice. Sarap sana nang patayin. Last 15 minutes. Okay, game magpa-giveaway na tayo, guys. I-share ko lang yung screen. Pag ready na. Teka. RO7. Okay, mamimili tayo ng dalawang winners since naka halos 1 hour na yung stream natin. Mamimili tayo ng dalawang winners. Gulat na gulat. Oo, syempre nakakape tayo eh. Dalawang winners. And then bawal ang filter, bawal ang duplicate. And then i-filter natin sa mga naka exclamation point notify. Exclamation point notify, nasaan na 'yun? Ayun. So exclamation point notify. Again guys, make sure na naka-like and share kayo kay naka-like kayo kay Nero Top Up, okay? And then pag nanalo po kayo, show po ng proof na naka-like and share kayo kay Nero Top Up.